Okay. Magandang araw muli sa lahat ng sumusubaybay sa ating programang Kaalaman sa Radyo Kalusugan. Ang pag-uusapan natin tungkol sa circulatory system. Ano ba 'yon? Kasi napakahalaga ang ating circulatory system. Mahalaga ito sa ating katawan, mahalaga ito sa buhay natin. Yan. Ano ang circulatory system? Ang circulatory system ay isang mahalagang organ system sa katawan ng tao na responsable para sa sirkulasyon ng dugo, oxygen, sa nutrient at iba pang mahalagang substance sa iba't ibang tissue at organ habang naiaalis ang mga dumi at carbon dioxide yan sa ating katawan. Ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng homeostasis. Yan, homeostasis, ika nga. At pagtiyak ng wastong paggana sa katawan. Yan. Gumagana ang ating circulatory system sa tulong ng mga daluyan ng dugo na kinabibilangan ng mga arterya, ugat at mga capillaries. Yan. Gumagana ang mga daluyan ng dugo na ito sa iyong puso at baga upang patuloy na dumadaloy ang dugo sa iyong buong katawan o sa ating buong katawan. Kaya napagkahalaga ang mga circulatory system sa ating katawan dahil ang ating dugo ang siyang naghahatid ng oxygen sa lahat ng selula sa katawan natin. Ayan, yung selula kasi yung nasa ating katawan, ano, siya yung nagbibigay ng buhay sa katawan ng tao. Upang mapanatiling buhay ang isang tao ay nangangailangan ng malusog at buhay na selula. Kung walang oxygen, ang mga selulang ito ay mamamatay din. Yan, kaya kapag mamamatay ang selula, ano mangyayari? Mamamatay din tayo. Kung halimbawa yung oxygen natin ano, tapos mayaman pero hindi umiikot ayon sa nararapat na patutunguhan nito, ay maaaring mamatay ang isang tao. Ano ang physiology ng ating circulatory system? Ang circulatory system ay binubuo ng mga daluyan ng dugo na nagdadala ng dugo palayo, patungo sa puso at sa ating buong katawan. Mayroon tayong dalawang uri ng circulatory system. Ito ay ang pulmonary circulation. Yan. Particular itong tumutukoy sa sirkulasyon ng dugo sa pagitan ng ating puso at ng ating baga. Ang mga pangunahing tungkulin nito ay ang pag-oxygenate ng dugo at pag-alis ng mga carbon dioxide sa ating katawan. Ganitong paraan gumagana ang ating pulmonary system. Ang deoxygenated blood o ay ang uri ng dugo na umiikot sa ating katawan ay naghahatid ng oxygen sa ating mga selula. Ito ay bumabalik sa kanang atrium ng puso. Yon. Ang dugong ito ay mababa sa oxygen at mataas ang carbon dioxide. Dahil kinuha nito ang carbon dioxide na basura mura sa ating mga selula. Yan. Mula sa kanang atrium, ang deoxygenated na dugo ay dumadaloy sa kanang ventricle. Yan ang puso. Ang kanang ventricle naman ay magpapump ng deoxygenated na dugo sa pulmonary artery. Yan. Dinadala pa ng pulmonary artery ang dugo. Ito palayo sa puso patungo sa ating mga baga. Oo, binubuo ang mga sanga ng mga pulmonary artery ng mas maliliit na daluyan na umaabot sa mga baga. Sa mga baga, ang dugo ay naglalakbay sa pamamagitan ng mga network ng maliliit na daluyan ng dugo na tinatawag naman na pulmonary capillaries. Yan. Kung saan ito ay malapit sa alveoli. Ang alveoli naman ay mga air sac yan kung saan nangyayari ang pagpapalitan ng mga gas. Ano ba yung mga gas? Baka isipin natin, ano yan? Yun yung mga gas, yun yung oxygen. Tinutukoy kasi na gas yan. Ang oxygen mula sa nalanghap na hangin ay kumakalat sa dugo at ang carbon dioxide mula sa dugo ay kumakalat sa alveoli upang ilabas.
ang deoxygenated na dugo o kulang sa oxygen o kukunting oxygen na dugo ay nagiging oxygenated ito, at ang carbon dioxide ay inilalabas sa paghinga natin, di ba? Inilalabas din yun. Ang oxygenated na dugo naman na mula sa baga ay bumabalik sa ating puso sa pamamagitan ng pulmonary vein. Yan. Ang oxygenated na dugo ay pumapasok sa kaliwang atrium sa puso natin. Oo, doon sa kaliwang bahagi. Kasi kanina, sa kanang bahagi naman yung yung walang oxygen, kukunti ang oxygen at maraming carbon dioxide. Mula sa kaliwang atrium, ang oxygenated na dugo ay dumadaloy sa kaliwang ventricle. Sa kaliwang ventricle naman, ang nagpapump sa oxygenated na dugo sa ating aorta. Ayan. Na siyang pinakamalaking artery sa ating katawan. Mula sa aorta, ang oxygenated na dugo ay ipinamamahagi na nagbibigay ng oxygen at nutrient sa mga tissue at organ ng katawan ng tao. Halimbawa, ito yung katawan, yung body tissue, ano? Tapos aakyat siya. Oo, yung oxygenated na ano, yung hininga natin. Tapos pupunta siya sa binkaba, tapos sa right atrium, tapos papunta siya sa right ventricle, tapos papunta sa pulmonary, tapos pupunta sa ating baga. Pagkatapos, pupunta naman siya sa pulmonary vein, tapos pupunta sa left atrium, tapos sa kaliwang bahagi naman ng ventricle, tapos sa aorta, tapos babalik na siya. Kumbaga paikot lang 'yan, no? Systematic. Ito ang nagpapadaloy ng dugo mula sa ating puso. Yan, patungo sa iba pang bahagi ng katawan natin. Kasi siya yung nagbibigay, siya yung nagbubumba, no? Kaya yung pagtitingnan nga natin, yung tinatawag natin na ano, cardio muscle, siya yung talagang kusa. Hindi na kailang may ano pa nanggagaling sa ating utak. Kaya kusa siya. Nagpapadala ito ng oxygenated na dugo palabas sa mga selula na nagbabalik sa puso. Ang proseso naman na ito ay ang dugo ay gumagalaw mula sa aorta sa pamamagitan ng systematic na arteries. Pagkatapos ay sa arterioles at capillaries bead na nagbibigay ng mga tissue sa katawan. Yan. At dito, inilalabas ng oxygen at nutrient at sinisipsip ang mga carbon dioxide at iba pang mga dumi sa ating katawan. Oo, sisipsipin niya yun para ilalabas. Oo, yan. Ang mga deoxygenated na dugo naman ay gumagalaw mula sa mga capillary bead sa pamamagitan ng mga binyols patungo sa mga systemic vein. Yan. Oo, ang systemic vein naman o yung ugat natin ay dumadaloy sa inferior o superior bini, kabi, ang pinakamalaking vein sa katawan. Ang tinatawag naman natin na bini kebe ang at nagpapadaloy sa deoxygenated na dugo sa kanang atrium ng ating puso. Sa paanong paraan nakakatulong ang circulatory system sa paglabas ng mga maruruming produkto o yung sa ating dumi na sa katawan natin? Ang ating red blood cell ay ang naghahatid ng mga oxygen sa ating buong katawan. Yan, dumadaloy sila palayo sa puso papunta sa mas maliliit na at mas maliit na arterya hanggang sa makapunta sila sa ating mga capillary. Dito nagpapalitan sila ng mga nutrient at oxygen para sa mga produktong basura ng ating selula. Ang mga produktong dumi ay tuluyan nang aalisin mula sa daloy ng dugo sa pamamagitan ng ating pag-ihi, pagdumi, at maging sa ating paghinga. Doon lalabas yung mga
rectomy. Ano-anong mga organ ang pinakamahalaga para sa system na ito? Ang mga pangunahing bahagi ng ating circulatory system ay kinabibilangan ng una ang ating puso. Ang puso ay isang malaking organ na nagsisilbing bomba o pump, o yung nagpapamper upang makadaloy ang dugo sa buong katawan natin. Binubuo ng apat na chamber, dalawang arteria at dalawang ventricles. Yan. Oo. Ang kanang bahagi ng puso ay nagpapump ng dugo na deoxygenated papunta sa mga baga natin. Oo, para sa oxygenation, habang ang kaliwang bahagi ng puso ay nagpapump ng dugong oxygenated sa ibang bahagi ng ating katawan. Kaya napagaganda na sistema, ano? Yung kanan, siya yung nagkukulikta o yung mga deoxygenated. Mga oxygenated yung sa kaliwang bahagi. Mga daluyan ng dugo, ano-ano ba yan? Ang mga daluyan ng dugo ay isang network ng mga tubo na nagdadala ng dugo papunta at mula sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Yung sinasabi nating tubo, ano, ito yung ating ugat. Mayroon tayong mga tatlong pangunahing uri ng daluyan ng dugo. Una, arteries. Ang mga daluyang ito ay nagdadala ng oxygenated na dugo palayo sa puso upang magbigay ng oxygen at nutrients sa mga tissue ng ating katawan. Mga ugat. Ang mga ugat ay nagbabalik ng mga deoxygenated na dugo, yung mga dugong produkto, pabalik sa ating puso. Ayan, maliban sa mga pulmonary vein o yung mga ugat natin sa ating pulmonary na nagdadala ng oxygenated na dugo mula sa mga baga patungo sa ating puso. Mga capillaries. Ito mga capillaries, ito yung tinutukoy, yung mga maliliit. Ah, maliliit yan. Ah. Ang mga capillaries ay maliliit at manipis na daluyan na nag-uugnay sa mga arteria at ugat. Pinapadali nila ang pagpapapalitan ng mga oxygen at mga nutrient at mga yung mga waste products sa pagitan ng dugo at ng mga tissue sa paligid. Dugo. Ang dugo ay ang likido na umiikot sa circulatory system natin. Yan, binubuo ito ng mga pulang selula na dugo, puting selula na dugo, mga platelet at plasma. Yun yung apat na yun na pangunahing rekado ng ating dugo. Ano? Ang mga pulang silulang dugo ay nagdadala ng oxygen. Iyon yung nag-delivery system. Siya yung nagdadala sa buong lahat ng buong katawan natin. Kaya napagkahalaga na iikot ito. Ang mga puting silula na dugo ay tumutulong na labanan ang mga infeksyon sa ating katawan. Ang mga platelet naman ay tumutulong upang kumilos bilang isang plug. Kung sakaling ikaw ay halimbawa nasugatan, ayan, siya yung magtatakip. O, tinatakpan yan nito at ang mga daluyan ng mga dugo sa isang proseso na tinatawag na clotting upang maiwasan ang labis na paglabas ng dugo mula sa katawan ng tao o mula sa ating katawan kapag nasasugatan tayo. At ang plasma naman ay nagdadala ng mga sustansya, mga hormones at mga dumi sa katawan natin. Ano ang kahalagahan ng circulatory system sa pagpapanatili ng homeostasis? Ang homeostasis ay isang proseso ng pagpapanatili ng ayos sa sarili. Yan. Kung saan ang isang buhay na organismo ay matutulungan mapanatili ang panloob na kalusugan habang humaharap sa mga panlabas na gawain. Yan, ang circulatory system naman ay gumaganap ng isang critical na papel sa pagpapanatili ng homeostasis sa pag-ehersisyo. Yan. Kaya malaking tulong yan. Ano? Dahil mataas ang ating adrenaline kapag tayo ay nag-ehersisyo. Magiging dahilan ito ng ating puso na tumibok ng mas mabilis.
Oo, yung mabagal, napapabilis nito ang tibok ng ating puso. Ang mga capillary naman ay nagbubukas ng mas malawak na daluyan na nagpapataas ng daloy ng dugo roon at hanggang sa 20 beses yung pagbibigay niya ng pagbubukas niya. Kaya nagdodoble siya, no? Ang rib cage naman ay tumutulong sa diaphragm na humila ng hanggang 15 beses na mas maraming oxygen kaysa sa normal na paghinga natin upang matulungan ang mataas na aktibidad ng ating katawan. Ayan. Dapat ay maayos ang pagdaloy ng transportasyon ng oxygen at carbon dioxide sa ating circulatory system. Iisa lang ba ang circulatory at cardiovascular system? Ang ating circulatory system ay maaari ding tukuyin bilang cardiovascular system kasi binubuo ito ng puso. Isang muscular pumping device at isang saradong sistema ng isang bisir na tinawag na arteries. Yan, yung vein. Yan, at capillaries. Gaya ng ipinahihiwatid na pangalan, ang dugong nakapaloob sa circulatory system ay binubumba ng puso sa paligid ng saradong bilog o circuit ng mga sisidlan habang paulit-ulit itong dumadaan sa iba't ibang circulations ng katawan. Ayan. O, nagkaroon lamang ito ng dalawang tawag dahil ang ating circulatory system ay sumasaklaw sa dugo habang ang cardiovascular system ay partikular na tumutukoy lamang sa puso at mga daluyan ng dugo. Kaya yun yung pagkakaiba ng dalawa. Oo, pero pareha sila, iisa. Kasi sakop ng circulatory system yung cardiovascular system. Ano ang mga palatandaan ng mahinang sirkulasyon ng dugo sa ating katawan? Anong mga sakit ang maaaring makuha kung sakaling magkakaproblema ang ating circulatory system? Nangyayari ang mahinang sirkulasyon kapag may nakakasagabal sa circulatory system na naghahatid ng dugo, oxygen at nutrients sa iyong buong katawan o sa ating buong katawan. Yun yung nag-deliver kapag nagkakaroon ng problema yan. Mapabagal. O kahit dito sa atin, ano, kapag na-traffic, mapabagal talaga yung ating paghahatid kung ano man yung dapat natin ihatid. At saka yung sa ating trabaho, nahihirapan tayo. Ganon din yung circulatory system ng ating dugo. Nangyayari ang mga problema kapag may nangyayaring mali sa sistema ng pagdaloy ng dugo o sa bulb na kumukulita kung saan direksyon papunta ang iyong dugo. Ayan. Ang palatandaan na may mahina kang sirkulasyon ay maaari kang nakakaramdam ng pananakit pamamanhid, yung panginginig o lamig sa mga bahagi ng iyong katawan na may masamang sirkulasyon. Kadalasan, ang mga sintomas ng mahinang sirkulasyon ay nakakaepekto sa iyong binti, kamay, daliri at paa. Kung napapansin nyo, pag natutulog tayo, di ba? Pag natutulog tayo, namamanhid yung ating kamay. Bakit? Oo, kasi naipit yon. Hindi nakapag-deliver ng dugo. Hindi nakapag-daloy yung dugo natin. Yung mga aneurysm, kabilang yan. Kapag yung circulatory system natin ay may problema. Oo, nangyayari ang aneurysm kapag ang artery ay humihina. Sa puntong nagsisimula ito, nag-balloon out o naunat ang mga aneurysm ay lalong mapanganib kapag nangyari ito, malapit sa utak ang aneurysm. Ito ay dahil maaari itong masira. Yan, at nagdulot ng panloob na pagdurugo. Ano ang dapat natin gawin? Ayan, kailangan magpakonsulta tayo sa doktor kapag nakakaranda na tayo ng ganun, ano? High blood pressure. Yan. Kasama yan. Ang high blood pressure ay long-term na kondisyon sa kalusugan na nangangahulugan
ng pagtaas ng level ng dugo na nagpapump sa ating artery. Sa pagtaas ng blood pressure, ang daloy ng dugo, iyong organ tulad ng utak, puso ay bumababa. Ayan, karagdagan, ang high blood pressure ay maaari ding mag-ruptures o pumutok ang arteries. Yan, kaya mahalagang pangalagaan natin yan, ano? Ang kondisyong ito ay humahantong sa atake sa puso, heart failure, at maging ang stroke kung hindi gagamutin ng maayos. Leukemia. Yan, kasama yan. Ang leukemia ay isang kanser sa dugo. Ito ay kadalasan dahil sa mga puting selula na dugo. Ang iyong mga puting selula ng dugo ang siyang pangunahing lumalaban sa infeksyon sa ating katawan. Karaniwan itong dumarami at nahahati sa maayos na paraan. Dahil kailangan sila sa inyong katawan o sa ating katawan, ngunit sa mga taong may leukemia, ang kanilang bone marrow, yung sa utak, sa buto, ay gumagawa ng labis na dami ng mga hindi pa na-develop na mga puting selula na dugo na siyang nagre-resulta sa hindi nito pagkilos ng maayos. Kasi hindi pa siya nagmamatured. Inilalabas na ng bone marrow. Ano ang paraan na pagagamot kung sakaling magkakaproblema ang ating circulatory system? Maraming paraan ng pagagamot ng maaring gamitin o gawin kung sakali man na magkakaproblema tayo sa ating circulatory system. Ilan sa mga ito ay ang angioplasty. Yan ginagamit talaga yan ng mga doktor, angioplasty surgery. Ito ay isang pamamaraan na ginagamit upang buksan ang mga naka-block na coronary artery na dulot ng coronary artery disease. Ibinabalik nito ang daloy ng dugo sa kalamnan ng puso nang walang open heart surgery. O, na hindi na kailangan mag-opera. Ipapasok lang yan sa ating ugat. May camera, ipapasok para magkakaroon tayo yung tinatawag na angioplasty. Ang angioplasty ay maaaring gawin sa isang emergency na pangyayari tulad ng atake sa puso. O maaari itong gawin bilang elective surgery kung titingnan ang iyong healthcare provider kung mayroon kang sakit sa puso. Mayroon ano pang iba? Ayan, bypass surgery. Ang coronary artery bypass surgery ay ginagawa upang maibalik ang daloy ng dugo sa paligid ng isang na-block na artery sa puso. Ayan, ang operasyon ay maaaring gawin bilang isang pang-emergency na paggamot para sa isang inaatake sa puso. Kung ang iba pang mga agarang paggamot ay hindi gumagana, ang iyong doktor ay maaaring mag-rekomenda ng coronary artery bypass surgery kung mayroon kang una, isang pagbara sa kaliwang pangunahing arterya ng puso. Ang arterya na ito ay nagbibigay ng maraming dugo sa kalamnan ng puso. Malubhang pagsikip ng daluyan ng pangunahing arterya ng puso. Pwede rin ng matinding pananakit ng dibdib. Sanhi ng pagkipot ng ilang arterya ng puso. Yung carotid endarterectomy ay isang pamamaraan upang gamutin ang carotid artery disease. Ang sakit na ito ay nangyayari kapag ang mga pati at waxy na dumi sa dugo ay naiipon sa isa sa mga carotid arteries. Yan. Ang mga carotid arteries ay mga daluyan ng dugo na matatagpuan sa bawat panig ng ating liig. Yan. O, ang carotid endarterectomy, binibigyan ka muna ng pampamanhid. Yan. Yan yung unang gagawin niya. Ang iyong doktor ay gumagawa ng isang paghiwa sa harap ng iyong liig. Binubuksan ang iyong carotid artery at inaalis ang mga plaques
na bumabara sa iyong alterya. So, pagkatapos, saka gagamutin ang alterya gamit ang mga tahi o stitches na ginagawa gamit ang ugat o artificial na material. Pero mayroong pamamaraan na mas matindi. Ana, simple, walang gastos gaano, at maganda, pwede kang home service. Ano ba yon? Chelation therapy. Bagamat ito ay pangunahing ginagamit para sa pagtatanggal ng metal sa ating katawan o mga heavy metal sa ating katawan. Ilan sa mga alternatibong partitioner ng mga gamot ay nagmungkahi ng chelation therapy bilang isang paggamot para sa mga sakit sa circulatory system. Sa konteksto ng circulatory system, ang chelation therapy ay nagsasangkot sa mga paggamit ng chelation agent. Tinatawag na tulad ng EDTA, sinasabi ng mga manggagamot na ang chelation therapy para sa kalusugan ng ating circulatory system na maaari nitong alisin ang mga deposito ng mga calcium mula sa mga daluyan ng dugo. Na pinapaniwalaan nila na nakakatulong upang mapabuti ang daloy ng dugo at mabawasan ang mga panganib na mga kondisyon na nag-uugnay sa puso. O tandaan natin, ano, ang chelation therapy parang magnet yan, kinukuha lahat ng mga barabara sa ating katawan. Yung gagawin nung katulad ng angioplasty, papasukan ka ng isang tubo. Pero samantalang sa chelation therapy, isiswero lang sa'yo. Oo. Kaya ipapasok sa katawan mo, sa buong katawan mo, yung EDTA, DMSO. Yan. Tapos may kasama siyang magnesium sulfate. Oo, para linisin ang buong katawan. Para sa karagdagan pa nating kaalaman tungkol sa proseso ng paggagamot gamit ang chelation therapy, maaari ninyong panoorin ang videong tungkol dito na maaaring manood kayo, ano, sa aming YouTube channel ng Kalikasan Kalusugan TV na may title na Boost Your Immune System Now, Kalikasan Kalusugan Episode 60. Ano ang maaaring gawin para sa mas maayos na sirkulasyon ng dugo? Ang wastong sirkulasyon ay susi para sa pagpapanatili ng maayos na kalusugan. Tinitiyak nito na ang dugo o oxygen ay patuloy na dumadaloy sa buong katawan na nagpapahintulot sa bawat organ na gumagana ng maayos. Ayan. Nakakatulong upang mas mabilis ang pagaling ng mga sugat, pananatili ng matalas na ating utak, pinanatiling malusog ang iyong puso, at binibigyan pa nito ng iyong kutis na natural na pamumula. Ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman dito ay maaaring nakakatulong sa iyo upang mapanatili ang namaayos na sirkulasyon ng iyong dugo. Maaari mong subukan ang mga ito. Dagdagan ang cardiovascular exercise, ang pagtakbo, yan, kasama dyan, pagbibisikleta o paglalakad, maaaring makatulong na mapalakas ang sirkulasyon, at ganun din ang pag-stitch, yan, bago at pagkatapos mag-ehersisyo. Pangalawa, kung ikaw ay anemic, uminom ka ng iron supplement o kumain ng mayaman sa iron na pagkain. Pangatlo, kumain ng may omega-3. Ang mga isda tulad ng tuna, salmon at sardinas ay maaaring nakakatulong na mapabuti ang daloy ng dugo at mahusay para sa ating kalusugan sa puso. Subukan kumain ng mga ito, 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Magsuot ng medyas sa pagtulog at itaas ang iyong binti. Ang pagtaas ng iyong binti ay nakakatulong sa paglipat ng dugo itaas sa katawan. At magsuot ng midyas ay naglalagay ng presyon sa iyong mga paa upang matulungan ang mga daluyan ng dugo at itulak ang dugo sa katawan hanggang sa ating puso. Bakit mahalagang may alam tayo tungkol sa kalagayan ng ating circulatory system? Sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano gumagana ang ating circulatory system sa
kalusugan, mas maunawaan natin kung ano ang maaaring pagkakamali. Bakit? Kung paano natin ito mapipigilan. Ang pag-alam sa estado ng iyong circulatory system at pagpapanatili ng mabuting kalusugan, ito ay mahalaga para sa ilang mga kadahilanan. Ang ating circulatory system ay may pananagutan sa pagdadala ng oksigen, mga sustansya o nutrient at dugo na sumusuporta sa paggana ng lahat ng organ natin, lahat ng laman natin, mga tissue sa ating buong katawan. Ang pagiging may alam sa estado ng ating circulatory system ay nakakatulong sa atin para mapanatili ng maayos ang sirkulasyon ng ating dugo. Yan. Maliban dito, ang regular na pagpa-check up at kaalaman tungkol dito ay maaaring nakakatulong na tumukoy ng mga maagang mga palatandaan sa ating sakit sa puso at vascular. Yan, ang pagtuklas ng mga isyung ito ay magbibigay daan para sa agarang intervention na paggamot. Kasi kapag tayo hindi natin gagawin yan, baka magulat lang tayo ano kapag mayroong nangyayari sa sarili natin. At maraming salamat ano at sa susunod muli. At maraming salamat sa Radyo Kalusugan, sa Asol TV at sa lahat na naka-hook up sa amin. At ang inyong lingkod si Fred Boyles, magandang araw.